back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin ang dalawang klase ng income. Ang active and passive income. Guys, simulan natin ng active income. Siyempre guys, ako bilang isang OFW, itong tinatawag na active income. Kung saan gumagawa ako ng effort para kumita ako ng pera. So, yun ang example ng isang active income guys. So, another example of active income. Yung mga doktor na may sariling clinic kung saan inaasikaso nila yung mga patient para magkaroon sila ng income. So, nag-e-effort din sila guys. Then, mga engineer, contractor. So, naghahanap sila ng mga project para magkaroon din sila ng kita. Tinatawag din siyang active income. Kasi ito pa yung example ng active income. Yung may mga small business. Siyempre guys, mga nag-e-effort din sila para kumita din. Yun ang tinatawag na active income. Guys, when you stop working, your income also stop. Sa madaling salita, guys, kung hindi tayo nagtatrabaho, wala tayong kikitain. In short, dumako naman tayo guys sa passive income. Guys, ang passive income, isang halimbawa ay yung may paupahan tayo. Like for example, si Mr. Arnold, yung ka-roommate ko, meron siyang house for rent. So, kahit matulog siya, habang nagtatrabaho siya dito, may extra income siya. Yun ang tinatawag na passive income. Guys, syempre, di ba, ang sarap nun, di ba? May pumapasok. Unlike dun sa active income, tayo yung nagtatrabaho, while the passive income, sila yung gumagawa ng pera para sa atin, di ba? Another example of passive income, guys, is yung stock. Kung saan bibili tayo ng stock na nagbibigay sa atin ng dividend. So, kahit matulog, maggala, or kung saan man tayo pumunta, alam natin nag-work yung stock na binili natin. But guys, syempre, unang-una, hindi naman tayo magkakaroon ng passive income kung hindi natin to i-build, as in build. So syempre, mag-ipon muna tayo para magpagawa tayo ng bahay kung saan pwede natin siyang paupahan. So, di ba mas maganda guys, no? Na magkaroon tayo ng passive income. Mantalang sa stock din, ganun din. Syempre, i-build mo rin siya. Kailangan mong gumawa ng pera. Kung wala magtrabaho, then, ibili mo ng stock. Tapos, magkakaroon ka ng dividend. Yun ang kagandahan guys ng sa passive income. So guys, bilang isang OFW dito sa Qatar, syempre guys, gusto na rin namin makauwi sa ating bansa. At sana, in the future, maging successful kami. Dahil alam niyo naman guys, napakahirap ng isang OFW. Kami yung tinatawag na mga bayani ng ating bayan guys. So hanggang dito na lang guys, yung i-discuss ko regarding sa active and passive income. May natutunan kayo ngayong araw na to at sana mai-apply nyo din sa sarili ninyo. Hanggang dito na lang ang aking video, pero huwag nyong kalimutang i-like, comment, subscribe sa aking YouTube channel. Paalam!